Paano ba? 8 maling akala tungkol sa mga babae. Shoutout to Conchita Avila, Richard Benavente, Jenna Lindesonia, and Arlene Jimenez. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and follow facebook.com/paanoba channel. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Number 1. Lahat ng babae ay gustong magkaanak. Ang pag-aanak ay partikular na itinakda para sa mga babae lamang. At karamihan sa mga babae ay gustong magkaanak, ngunit may mga babae na ayaw rin ng responsibilidad na ito. Ang pagkakaroon ng anak ay isang choice, at ang sino man ang may ayaw ng responsibilidad na ito ay hindi maaaring pilitin, maging siya man ay isang lalaki o babae. May mga babaeng mas nakahahanap ng satisfaksyon at kasiyahan sa pag-iisa o sa pagbuhos ng oras at atensyon niya sa kanyang sarili. Hindi nakapagpapababa ng dignidad bilang isang babae ang hindi pag-aanak. Kaya kung papasok kayo sa relasyon sa isang babae, huwag i-assume na gusto ng babae na yon na magkaanak. Maiging pag-usapan ninyo kung ano ang mga layunin niyo sa buhay, ano ang mga non-negotiables ninyong dalawa para malaman kung compatible kayo. Kasi posible na ikaw ay gusto mong magkaanak pero ang syota mo o ang kasintahan mo, lalo na kung napamahal ka na talaga rito, eh walang balak at karapatan niyang huwag magkaroon ng anak dahil sa kanya lalabas iyon. Kaya maling akala number 1, lahat ng babae ay gustong magkaanak. Hindi po totoo ito. Maling akala number 2, ayaw ng mga babae sa kapwa nilang babae kung ito ay nakakaangat sa kanya. May mga babaeng sadyang insecure at talaga namang galit sa ibang babae kahit wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Ngunit, mas maraming mga babae ngayon ang proud at todo suporta sa kapwa nilang kababaihan ngayon. Ika nga nila, uso ngayon ang women, empowering women. Ang mga araw ng hilaan pababa upang makaangat ay paunti-unting napagtatagumpayan dahil sa mga modernong kababaihan. Ngunit, pagdating sa lalaki, selosa pa rin talaga ang karamihan ng mga babae. Ang ibig kong sabihin dito ay ayaw nila na may umaaligid-aligid sa boyfriend o asawa nila na ibang babae. Hindi dahil sa gusto nilang hilain pababa ang ibang babae o hindi dahil sa ayaw nila sa kapwa nila babae, ngunit dahil natatakot sila na baka matukso ang kanilang kasintahan. Maling akala number 2, ayaw ng mga babae sa kapwa nilang babae kung ito ay nakakaangat sa kanya. Maling akala number 3, lahat ng babae ay gold digger. Ito ang isang maling akala na sadya naman talagang nakakatawa para sa mga babae ngayon. Hindi lahat ng babae ay gold digger o pera lang ang habol dahil hindi rin naman lahat ng lalaki ay may pera. Sa katotohanan, madalas na ngayon na ang babae paminsan ang sumusustento at bumubuhay sa lalaki sa isang relasyon o hindi naman at the very least, pantay sila sa gastusin sa bahay. Sa panahon ngayon, marami na kasing mga kababaihan ang career woman at hindi na umaasa sa pera ng lalaki. Natuto na rin ang mga babae ngayon sa mga nakita nila naging problema ng kanilang mga magulang in the past. Sa katunayan, marami na rin mga lalaki ang nakaasa sa mga babae, aminin, ngunit hindi rin ito nakakababa ng kanilang pagkalalaki dahil walang pambabae o panlalaking mga gawain, maliban sa iilan tulad ng panganganak. Ang iba ay idinidikta na lamang ng lipunan, ngunit nagbabago na rin ang panahon ngayon. Uso na ang house band, o uso na rin ang lalaking magaling sa gawaing bahay tulad ng pagluluto at ang babae naman ang mas nakatuon sa pag-aalaga ng anak o di kaya sa pagtatrabaho. Maling akala number 3 tungkol sa mga babae na pera lang ang habol ng mga babae sa lalaki. Meron pong iba pero karamihan ng babae ay hindi na ganyan ngayon. Maling akala number 4,
ang mga babae ay pambahay lamang. Isa ito sa mga tradisyonal na pag-iisip na kung saan inaasahan ng mga babae na manatili lamang sa bahay at pagsilbihan ang kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas marami ng babae ang nagsikap magkaroon ng career. Sa katunayan, mas maraming babae sa kasalukuyang henerasyon ang tinatawag na career woman o mga babaeng nakatuon sa pagtaguyod ng isang profesional na karera. Maling akala number 4, ang mga babae ay pambahay lamang. At bago tayo magpunta sa tip number 5 to 8, maikling patalastas lang po, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. Nakamura na kayo, nakatulong pa kayo sa ating channel. Kung nakaabot na rin po kayo sa parte na ito ng video at hindi nyo pa ginagawang blue ang like button natin, please do so right now dahil malaking tulong rin po ito sa ating channel. Maling akala number 5, ang mga babae ay mahina sa mga numero. Isa rin ito sa mga nakakatawang maling akala tungkol sa mga babae. Tulad ng mga lalaki, may mga babae mahina sa math o mga numero, ngunit hindi lahat. In fact, marami ring babae ang mainam o magaling sa pagbabudget sa bahay. May papel ang mga faktor na kultural sa paglaganap ng pag-iisip na ito. Sa ating kasaysayan, mas maraming mga oportunidad ang binigay sa mga lalaki upang matuto ng mga numero. Ngunit, sa kasalukuyan, mas maraming mga babae ang nangunguna sa mga paksa na may kaugnayan sa numero pagdating sa mga paaralan at trabaho. Maling akala number 5, ang mga babae ay mahina sa mga numero. Depende na lang sa babae yan kung hilig ba niya ito. Maling akala number 6, ang pagkakaroon ng anak ay hadlang sa tagumpay. Tunay ngang halos tumitigil ang mundo ng mga babae tuwing magkakaanak dahil hindi na lang ang kanyang mga pangarap ang kanyang pinagsisikapan, kailangan niya ring isaalang-alang ang kinabukasan ng kanyang anak. Marami nga mga babae ang natigil sa karera, ngunit hindi naging hadlang ito upang sila ay maging matagumpay. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, napakaliit ng epekto ng pagkakaroon ng anak ng isang babae sa kanyang karera at madalas ito pa ang kanyang motibasyon para magtagumpay. Isa pa, ayon dito, mas productive ang mga babaeng may anak na dahil sa kasanayan nila sa multitasking. Marunong silang magbalanse ng oras at mga gawain. Hindi lang nila ito natatapos na maayos, pero nasa tamang oras pa nila ito nagagawa. In fact, may mga pagkakataon na mas masipag pa at dedicated at driven ang mga babaeng may anak na dahil ginagawa nila ang trabaho nila hindi lamang para sa kanilang mga sariling pangarap, kundi pati na rin para sa kinabukasan ng kanilang anak. Maling akala number 6, ang pagkakaroon ng babae ng anak ay hadlang sa kanilang tagumpay. Maling akala number 7, walang kumpiyansa sa sarili ang mga babae. Hindi tamang sabihin na walang kumpiyansa sa sarili ang lahat ng babae o lalaki, dahil hindi lahat ng babae ay walang confidence sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng oras. Ayon sa mga pag-aaral, mas may kumpiyansa sa sarili ang mga lalaki kaysa sa babae, dahil ito sa pagiging critical nila sa kanilang mga sarili. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na walang kumpiyansa sa sarili ang mga babae. Madalas lahat tayo ay nawawala ng kumpiyansa pagdating sa mga bagay na wala tayong nalalaman. Ngunit, hindi ito sa lahat ng pagkakataon. Ang mga babae, meron ding confident, meron din namang medyo insecure. Parang lalaki lang yan. Maling akala number 7, walang kumpiyansa sa sarili ang mga babae. Maling akala number 8, mahina ang mga babae. Ang mga babae ay nabansagan bilang weaker sex. Natural na mas mahina ang mga babae pagdating sa mga pisikal na kakayahan, ngunit hindi sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa katunayan, ang mga babae ay malayong mas mataas ang pain tolerance, kaya siguro ang mga babae ang nanganganak
dahil mas kaya nilang tiisin ang sakit nito. Ang mga babae rin ay mas mataas ang mga grado sa paaralan kaysa sa mga lalaki. Mas marames ang mga ito ang nagtatapos sa pag-aaral at nagkakaroon ng advanced na degree. Tunay na mas mahina ang mga babae pagdating sa aspetong pang-pisikal, ngunit hindi sa lahat ng aspeto. Isa pa ang tagumpay ng isang lalaki ay nakasalalay sa mga kababaihan. Hindi magagawa ng isang mahinang kasarian na akayin patungo sa tagumpay ang isang tao. Maling akala number 8. Mahina ang mga babae. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download na rin po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250452. Maliban sa nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag rin po natin kalimutan ang Xiaomi. Get additional discounts when you buy from the Xiaomi Official Global Store using the link in our video description box. Yung mga items po sa ating screen ay makukuha ng below 1,000 pesos if you shop using the link in our video description box. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Para naman po sa mga nanonood sa Facebook, please like our page, share this video with your family and friends, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.